Good morning! For our first vlog, ang pag-uusapan natin today ay yung pagtanggal ng Filipino subject tapos pagdagdag ng Korean language sa high school. Hello, ang lala, sis. Super! Wait lang. Pero ang dami-daming opinion ang mga netizens. Ang dami kong nabas. Ang daming? Ang dami sa Facebook. Ang dami nakikita. Sa newsfeed pa lang, makikita mo na yon. Ang daming memes. Sobrang daming memes. Pero, teka lang. Asan ba tayo? Nandito tayo ngayon sa University of Perpetual Health System, Dautalet, Pinas, para kunin ang iba't ibang opinion ng mga estudyante dito. Siyempre kasi sa kanila malaking epekto yun eh. Mag-aaral ka Filipino, mag-aaral ka ba ng Korean, mag-aaral si N, tapos dadagdagan. Ewan ko si Sa. Pero aliga, alamin na natin yung opinion nila. Halika na. Tara, sama kayo. Hi guys! So ano yung masasabi nyo tungkol sa pagtanggal ng Filipino subject tapos dadagdagan ng Korean lang? Uno-uno nakakabigla dahil may sarili naman tayong lingwahe. Naman tayo magdadagdag pa. Sa akin naman, kung sa akin tatanungin, wag na lang. Kasi mas mainam na pag-aralan natin sarili nating lengguwahe tulad ng mga letrang baybay. Sa akin kasi, parang Filipinong wika na nga lang, may hirapan pa sila. Paano pa kaya yung Korean language? Hindi na natin magamit. Ayoko, hindi po ako pumapayag dun sa thought na yon. Kasi unang-una, parang kami nga hindi ba namin alam ng sobra yung tungkol sa Filipino, yung pagkakaiba ng nang, tsaka yung nang na mahaba po. Parang ang hirap i-adopt ng Korean language, eh hindi pa nga natin alam yung mismong lingwahe natin. Ako naman po is, hindi din po ako agree. Kasi po, yun nga po, sabi niya po kanina na hindi pa po natin masyado nakafamiliarize yung sarili po natin wika, tapos magdadagdag po na sabi siya Korean, tapos aalisin po sa Filipino. So parang hindi naman po yun tama. Ayan guys, ang dami na nating nalaman ng iba't ibang opinion ng mga estudyante ng perpetual. Tama ka dyan. Yung iba bet, yung iba hindi bet, pero mas madami sa kanila, hindi nila gusto na tanggalin yung Filipino subject. Tama ka dyan. Tama, siyempre, tama talaga ako. Pero eto sis, may napanood ako, hindi naman pala daw talaga tatanggalin yung Filipino subject. Ano pala sis? Yung Korean language, idadagdag lang sa 10 piling eskwelahan sa antas ng junior high school sa National Capital Region. To get to know more about this, watch this. Nilinaw ng Department of Education na hindi naman papalitan ang Filipino subject ng pag-aaral sa wika ng Korean. Sa official statement ng DepEd, sinabing hindi naman ito gagawing core subjects, kundi isang elective lang. Sinabi pa ng DepEd na magkakaroon lang naman ng Korean language class sa 10 piling junior high schools sa NCR kung saan nasa 700 na mag-aaral ang makikinabang. Tanging mga estudyante lang din na biyasa sa Filipino ang pwedeng kumuha ng Korean language class. So ayan, meron na tayong iba't ibang opinion mula sa mga estudyante ng Perpetual. Meron na rin tayong sapat na impormasyon mula kay DepEd Secretary Leonor Briones. Eh kayo, ano ba yung opinion nyo tungkol sa isyong ito? Comment down below kung ano yung masasabi nyo tungkol dito. Hanggang sa muli, I am Mancy Lariosa. And I am Angela J. Atienza. Bye!